Nag-i-exercise ka ba? Nag-i-exercise? Hello everyone! Muli, I'm Emma Salatorio. Kung bago pa lang kayo sa channel ko, please subscribe and click the notification bell para manonotify kayo sa mga bagong videong i-upload ko. Good afternoon, good evening. Today, I just want to inspire you guys. Bless Sunday. Makakapanood ng live na ito. Congratulations, you are in the right page, kumbaga. Embrace God's grace so that you can embrace natin ang God's grace po sa buhay natin. So as an OFW, napakahirap po ng buhay natin because some of us or most of us, malayo po ta sa ating pamilya except na lang sa mga OFW na kasama nila yung mga family nila. Isa ka sa OFW na hindi mo kasama yung family mo. Napakahirap talaga, di po ba? Nag-i-exercise ka ba? Marami kasi ang hindi naman active pagdating sa physical na exercise, di po ba? Pero napakahusay sa jumping into conclusion, kumbaga. Mas effective po na exercise na makakatulong na mapaganda ang ating relationship sa trabaho at sa personal na buhay. So, let's try to exercise grace. How we do grow in grace nga ba? So, nawa maraming makakapanood nito, especially sa mga OFW na katulad ko. So, how do we grow in grace nga ba? So, first, gusto ko lang po i-share sa inyo ito. So, yung pinakauna po, kung paano natin i-exercise na mag-grow po tayo in grace. Judge-less po tayo. How do we exercise grace? First, judge-less po tayo. Understand more. Marami sa atin ang napakabilis humusga at pasa ng sisi sa iba, di ba? Blaming games, so, di ba? Stop na natin yung blaming games na tinatawag. Kasi hindi po tayo aasen. Walang umaasenso sa mga taong pinapasa ang sisi sa iba. Bago mo sisihin yung iba, examine mo muna yung sarili mo kung sino ba talaga, ano ba talaga yung mga ginawa mo. So, kapag may maling nangyari, ang unang gagawin ng marami ay hanapin kung sino ang masisi. Diba? Yan naman ang totoo eh, diba? Kung may masamang nangyari, so maghahanap ka ng masisisi na iba, pero ini-excuse mo yung sarili mo. This is not a healthy practice, di po ba? It will hurt and destroy rin. Siyempre, kailangan mong maging maayos sa pakikisama, lalo na sa trabaho. So, palitan natin ang pangunawa, ang panghuhusga, God, dahil siya naman ang talagang kaalam kung ano ang nasa puso ng isang tao. So, our duty is to love and understand one another. Spread the love! So, ang second po, how do we practice or to grow in grace is to forgive and let go. Let go na natin yan yung mga bagay na hindi naman nakakatulong. Sino ba ang nakakatulong? Yung hindi nagpapatawad o yung mga nagpapatawad? So, mas maganda na yung magpatawad ka kahit hindi na nanghingi ng sorry sa iyo o hindi na naghingi ng kapatawaran. Patawarin mo na para at least makatulog ka na naman. Hindi. You have a peace of mind. At least, kung kukunin ka kagad ni God, walang balakid sa puso mo na hindi ka nakapag-forgive ng tao. So, madalas sinasabi natin, oo, ay napatawad ko na siya, but hindi ko nakalimutan yung mga ginawa. Baka naman, panahon na para lumaya ka na rin sa iyong mga hinanakit sa buhay. So, unforgiveness stunts your growth. Baka kaya hindi ka makausad. Career mo ay dahil napakarami mong sama ng loob. Ka-apekto sa iyong paglago. Imbis na makapag-isip po tayo ng magandang way para tayo ma-improve yung life po natin, lalo na spiritual, yan po yung number two, forgive and let go. Para naman, hindi po tayo mag-stay sa situation na naiinis pa tayo pagka nakita na. Lalo-lalo na pagka, syempre, isang place lang. Iwasan kayo ng iwasan. O di ba? Mas maganda na yung parang wala lang nangyari, di po ba? Syempre, mas maganda yung wala kang kagalit, wala kang iniiwasan na tao. So, hindi mo siya na kailangan iwasan. Kung ano may mga bagay na hindi naman nakakatulong sa pag-unlad natin, why not i-release mo na at kalimutan? Kumbaga, itapon mo doon sa kalaliman ng dagat, di po ba? Na wala nang makakapaghukay. So, yung number three, how do we grow in grace is to embrace God's grace. Mahirap ibigay ang wala sa iyo. You cannot exercise grace if you have not exercised it yet.
So, hindi mo ma-i-share sa iba yung hindi mo pa na-experience. Kasi syempre, how do you share to others kung hindi mo man lang naranasan? Eh, hindi mo naranasan mabigo. Syempre, hindi mo alam kung paano. Di po ba? O, di ba? On po, yung number 3, embrace God's grace. Kasi, embrace God's grace so that you can extend it to others. Ang pag-ibig ng Diyos ay mapagpatawad. Pangunawa, nagbibigay ng panibagong pagkakataon. Napakagandang i-embrace natin yung how God love us. Kasi when we look up God, lahat ng mga pasakit or mga struggle sa buhay natin, ano lang yan? Pansit na lang yan. Di po ba? Yun po yung mga bagay na how do we grow in grace? Kasi di ba? Embrace God's grace so that we can share it to others. Yan yung lagi nating tandaan na mahirap man ang mga bagay na gawin ito, but if you look up on God, syempre, wala lang nga yan sa kalingkingan sa mga ginawa ni Lord sa atin. So, hindi pa ba natin kayang gawin yun? So, practice it. Hindi naman too magic eh. Kumbaga, glory to glory, little by little, step by step, ganun yung siyempre, wala namang elevator papunta doon. Kaya, kailangan mo maghagdan to yung namnamin ang mga every process of in all walks of life, kailangan po natin ng proseso, hindi lang yung magic. Even sa lahat ng aspekto ng buhay po natin, marami po tayong pagdaanan, kailangan natin talagang maghagdan. So, lagi lang natin i-priority kung ano ang will ni Lord. At syempre, in every decisions in life, magandang sasalain po natin in God's Word. Kasi iba yung gumagawa ka lang, na gusto mo lang, kaysa naman sa will ni Lord ka nakadepende. So, marami po tayong magagawa. Sa panahon ngayon, napakadali spread out ng information and syempre makapag-share. Limited yung resources mo, especially financial. So, you can use your page or Facebook page to share in others para ma-inspire sila, ma-motivate sila. Kasi maraming cases po or maraming kababayan po natin na syempre bago pa lang sa pag-a-abroad, why not give our spare time to motivate them or to inspire them sa mga bagay na kaya din po natin at syempre na-overcome na po natin. Mabuti ang physical na exercise para lagi tayong fit sa ating mga gawain at trabaho, ngunit hindi lang physical exercise ang kailangan natin. We also need exercise grace daily para naman maging healthy rin ang ating ugnayan at samahan sa ating mga katrabaho at mga taong nasa paligid natin. Sa relationship po natin sa mga employer po, kahit gaano kabait ang amo, may mga ugali talaga sila na hindi natin marireach. So, kailangan natin mag-adjust para naman ma-exercise natin ang grace at mapakita natin sa kanila the how do we value sa kanila na syempre kailangan din nila tayo at the same time, kailangan din po natin sila. So, hindi naman kung talagang you have goal in life kasi hindi naman ito forever tayo na mag-work. Hindi naman tayo forever mag-sacrifice. Ano lang to siya, kumbaga icing lang ng buhay natin. So, dapat din natin pagandahin or pasarapin ang icing na yan. Kasi, syempre, ano ba ang makikita nyo sa cake kung pangit at mapait ang lasa ng icing? So, by the grace of the Lord, syempre, we can extend that grace if we are practicing into ourselves. So, nandun na po tayo sa time na, syempre, kailangan pa natin ng trabaho or kailangan pa natin kumita. So, isa lang po ang aking gustong i-share sa inyo na syempre. So, nandoon na tayo sa part na malayo tayo sa family po natin. But, nandoon po, kailangan po natin mag-focus po tayo sa goal natin. At the same time, gawin nating partner si Lord in every decisions and action po na gagawin po natin. Wala namang ibang mas powerful sa lahat kundi si Lord. Na-inspire kayo sa tatlong, how do we grow in grace? Yun yung
judgeless po tayo, maging, and number two, forgive and let go, o i-let go natin yung mga bagay na hindi naman nakakatulong po sa atin. And the third one is to embrace God's grace para naman ma-share natin sa iba. So, whatever you have in your life, you can share it and makaka-inspire ka din sa iba at makaka-motivate ka din sa iba. So, that's it for today, guys. God bless you and nawa, God will bless you. Ganun din sa family nyo back in the Philippines kung saan man to makakaabot yung video na ito. So, you can share this one, this video para naman maka-inspire din po tayo sa ibang tao. So, thank you for tuning in today. So, yan lang po, guys. Thank you. Share this video if you like and comment. God bless everyone.